kilala meron ka sa buhay ko. Lahat ng bisyo ko, pinakikialaman mo. Bakit hindi ako makikialam? Eh wala ka naman inuwing pera dito ah. Inuubos mo lang sa alak babae sugal mo. Tama na po, itay. Maawa ka naman, Benay. Parati mo na lang yung sinasaktan eh. Anong tama na? At saka kahit kailan, parati mo akong iniya sa mga tao. Tama na po, itay. Maawa ka naman. Ay, tama na. Sa mga wasak nito, dadagdagan ko pa. Hindi ako magbibigay sa ninong mo. Magkakamatayan na tayo. Tarantadong...
Medyo matigas ang ulo ni Ninong eh. Kaya dinala ko na rito. Magaling na desisyon, anak. Mga bata, dali na sa opisina yan. Dito ka na maghapunan, anak. Meron akong ipinalutong espesyal na kutahe para sa'yo, ha? Opo, Ninong. Sa bayan ng Santa Monica ay may isang prinsesa! Yay! At ang prinsesa ay Lasenga! Yay! Siyempre, pagagandahin natin siya. Lalagyan natin ng corona! Yay! O, yung mga bata, ano bang ginagawa niyo dyan? Ba't di ba kayo magsiuwi? Sino ba yung matandang yan? Ma'am, siya po si Aling Monang. Yung nanay po ni Bumbo, yung siga-siga po sa kabilang kanto. Kawawa naman, halika kayo, tulungan niyo ako. Hatid natin siya. Nakakahiya nga sa mga kapitbahay eh. Kaya lang, hindi napigilan ang inay sa paglalasing. Ang Kuya Bumbo naman, ayun, tuluyan na naging tarantado. Kasi, ang mga tao dito, naging masama ng tingin sa kanya eh. Ah, Kuya Bumbo, nandiyan ka na pala. Kuya si Cecil, siya nagitid sa inay. Alam ko. Di ba sinabi ko sa'yo? Huwag mong bibigyan ng Panginoong nanay. Ayan! Nakakuha na naman sa bangketa. Eh, mapilit eh. Pag hindi mo inabutan, magwawala, magbubunga nga. Ikaw sa makipagtalo pa ako, di inabutan ko na. Katulad nga yan eh. Hinayaan mong pakalat-kalat sa kalsada. Eh kung may nangyari dyan? Eh wala pa naman nangyari eh. Putang ina, hihintay mo ba may mangyari? Sa susunod, pag humingi sa'yo ng pambili, huwag mo nang bibigyan. Kung mapilit, ikaw na ang pumili. Huwag mo nang hayaan siya pa kumalat dyan. Pakalat-kalat kalsada. Tandaan mo yung sinabi ko, ha? Ikaw, salamat, ha? Oh, Jinggoy. Hi, Beng. Hi. Si Bumbo. Ewan ko, ba't mo sa akin tinatanong? Eh di ba kayong dalawang lagi magkasama? Nanggaling kasi akong probinsya. Nagtayo ako nung mapagkakakartahan. Hmm, kala ko nagbakasyon. Eh siguro puro illegal na naman ang pinaggagawa mo, no? Malaking kwarta naman, ah. Hay nako, kayo ba talaga ni Kuya? Basta pagkakakwartahan, okay lang kahit illegal? Nagtatrabaho lang naman kami. Alam mo na yun. Beng, ang ganda pala ng legs mo, ha? Pwede ba lumigaw sa'yo? Hay nako, ako nga tigil-tigilan mo, ha? Ang inay. Ay, Boom. Tol, kapatid ko yan. Hindi talo yan. Kung ayaw magkahiwa-hiwalay tayo, lumayo-layo ka dyan. Naintindihan mo? Baba mo nga yan. Ano, naintindihan mo ba ako? Bebuti nga. Pangilang bote na ba yan? Huwag mo nga akong pakialaman. Inay, kailan niya ba titigilan yung pag-inom niyo? Hoy, kung naging lasinggera man ako, ikaw dapat sisihin. Hindi ako. Hindi ako magkakaganito kung di mo pinatay tatay mo. Putang ina naman. Huwag mo akong mumurahin! Eh, putang ina naman. Hanggang ngayon, hindi niyo pa nakakalimutan yun eh. Ako na lang lagi sinisisi niyo. Eh, sino ang gusto mong sisihin ko? Ang tatay mo, patay na yon. Pinatay mo!
Ayusin mo ako ngayong gabi. Alam kong magulo at mainit ang ulo mo. Pero huwag kang magkalala. Magsishower lang ako sandali at palulutahin kita sa ere. Tangina mo, muntik-muntik ka na. Bilib talaga ako sa'yo. Ang bilis mo. Putok lang ng lobo eh. Natataranta ka na. Si Bumbo. Nandun sa taas. Riding the horse, ha? Paano mo nga pala kami nasundan dito? Alam mo namang may pagkasaaso ko. Pinapatawag siya ng ninong niya. Kapukin mo. Kung malakas ang lobo mo. Basta't nasabi ko na sa'yo, bukas na bukas, kailangan siya ng ninong niya. Problema mo na yan. Basta't ito lamang ang tatandaan ninyo. Kahit na nahuli na kayo sa akto ng paggawa ng kasalanan, huwag na huwag kayong aamin. Huwag kayong gagawa ng kahit na anong deklarasyon. Hintayin ninyo ang abogado ko. Siya ang bahalang dumipensa sa inyo. Bogey, meron akong ipatatrabaho sa'yo. Kinakailangan maging malinis ito. Dahil sa... Anak! Kanina pa kita hinihintay. Ninong. Amoy pam-pam ka pa, anak, ha? Sino na naman bang mumura yung babae ang kinanamo kagabi? Huh. Boss! Matagal ko na sinasabi sa'yo. Pamburikak lang ang inaanak mo. Pinipilit mo yung singaw sa trabaho ng mga barako. Eh, kumag naman yung inaanak mo. Ang lahat ng tao, Bogey, nagmumula sa maliit. At itong inaanak ko, balang araw, magiging malaki. Mas malaki sa'yo. Anak, kaya kita'y pinatawag, may patatrabaho ko sa'yo. Merong isang club na pag-aari ng isang ihudiputang ang pangalan ay Agapito. Ayaw nang magbigay ng tarantadong yun. Magmula na magkaroon ng patong sa mga pulis. Malaking kwarta rin yun na ayokong mawala sa atin. Gusto kong bigyan mo ng leksyon ang Agapitong yan. Ipakita mo kung papanong magalit ang ninong rustiko mo sa iho de putang yan. Sandali lang, boss. Sandali lang. Hindi yata tama yan. Inuubaran nyo na ako ng trabaho dahil sa inaanak mo. Ako ang gumagawa ng programa ng mga kilos natin. Kung ano ang sabihin ko, yun ang gagawin nyo. Ninong, kakausapin ko lang ho itong baso sa to, ah. Sandali lang. Mukha yatang minamaliit mo akong Bogey, ah. Kung may bayag ka, may bayag din ako. Alam ko marami ka nang napatay, pero ito lang sasabihin ko sa'yo. Isa lang ang kaluluwa mo at kaya kong alisin sa katawan mo yan. Anak ka mo? Kung paano tutunan ang tayo mo, ganun din ang gagawin ko sa'yo pag di mo ako tinigilan. Putangin mo! Kumunod ka, magkasubukan na tayo. Oops! May nagmamagal eh. Sige, bumunod kayo. Na magsama-sama na kayo sa dagat-dagat ng apoy. Ano, bunok? Ninong, yung pinagagawa mo sa akin, aayusin ko na. Sige, oh, Ninong, aalis na ko kami. Tara na. Puta! Bakit? Tarantado kito! Muntik na kayo, ha! Gusto mo dito? May ba mga tao na rustiko? Oo, kami mo yung pinapunta rito. Mabuti. Pakisabi mo lang sa tarantadong ninong mo. Na tinatapos ka na ang koto niya sa club na ito! At pakisabi mo rin sa kanya. Dito siya!
Lahat po na sinabi nyo, sigurado makakarating kay Ninong. Ang alaga nyo, eh, ako'y napagutusan lamang na ipakita rin sa inyo kung paano magalit ang Ninong. Ganyan doon rin eh. Hanggat di ka nagbabago, hindi ka tatitigilan. Naintindihan mo ba? Babalik at babalik ako rito. Tsaka ako na rin sasagot para sa Ninong ko. Hindot ka rin! Saan ka kagabi? Saan ka nandun kagabi? Putang ama, nandito ako! Kasama mo nanay mo, kapitbahay mo, kamag-anak mo. Gasgas na yung alibay na yan. Putang ama mo! Abuso na kayo ah! Nasaan ang karapatan ko? Anong karapatan? Ang karapatan para sa tao lang, hindi sa hayop. Bumbo, kilala kita. Kahit wala nagre-reklamo, kahit walang sumasakse, alam ko may kinalaman ka. Kapag natsyempo ang kita sa akto, hindi na ako magtatanong. Hindi ka na rin makakapagtapat. Ang patay, hindi nakakapagsalita. Mag-iingat ka. Kung ayaw mong gawin kong tatlong butas yung mata mo. May nangyayaring kaguluhan dito sa atin eh, si Bumbo na laging pinagbibintangan. Siya lang ba masamang tao dito? Marami naman dyan, di ba? Iba ang pagkatarantado ni Bumbo. Yung iba dyan, makakita lang ng sasakyan ng pulis, takot na. Eh, yung hayop na yung ginugulpi mo na sumasagot pa. May katwira naman siguro. Ang sabihin mo, manhid na yung tao. Sa dami ng kasalanan sa katawan, hindi na tinatablan ng kahihiyan. Hindi na marunong maawa. Baka nga, pati kaluluwa nun, sinapian ng kadimonyohan. Sobrang man kayo magsalita? Para bang wala nang natitirang kabutihan yung tao sa kapwa? Huwag mong sabihing pinagmamalasakita mo si Bumbo. Oh, bukas may exams, ha? Kaya gusto ko, lahat kayo mag-aral ng mabuti. Para lahat kayo makapasa, okay? Miss! Cecil! Natatandaan mo pa ako? Oo, ikaw yung kapatid ni Beng, di ba? Oo. Alam ko, nagugutom ka na eh. Mas maganda siguro kung kakain muna tayo. Matatakot ka ba? Ba't ako matatakot? Para sa'yo. Brad, sandali. Pera, ma. Thank you, ha. Galit ka yata, eh. Kaya, no? Bakit? Ba't ba galit sa'yo ang kuya ko? Mayroon pa bang taong matutuwa sa akin? Ang katakasabi sila kung tatak-kriminal.
Lahat ng tao, kasusuklaman ako. Kasama ka na ron. Pero bakit nga? Pinatay ko tatay ko. Ano? Hmm. Tapos, tinapon ako ng nanay ko sa Boys Town. Doon, naging matindi buhay ko ron. Puso ko, yung kalooban ko, kailangan maging matigas. Kailangan eh, para mabuhay. Yung mga kasama ko doon, mga animal, kriminal. Paano? Yung puso nila, bato. Yung dibdib nila, pader, adobe ang dating. So the name of the game is survival. Is that what you mean? Ha? Eh, kailan ka nakalabas doon? Pagkaraan isang taon, hindi ko kaya doon eh. Tumakas ako. At tago, siyempre kailangan akong pumood trip. Kaya pumasok ko ng trabaho kong kani-kanino. Doon ko naranasan. Inalipin ako. Ngayon ko lang nalaman na ang tao pala pag maliit, lalong inaapi. Lalong inapakapakan. Kaya sabi ko sa sarili ko, kailangan maging masama rin ako eh. Dahil lahat ng tao ngayon masama. Para mga buitre. Ang gusto nila, laging gulo. Kaya yun, pati prinsipyo ko, laban sa lahat. Kahit anong paraan. Kaya yun, matigas na ang puso ko. Dibdib ko, pader, adobe na rin. Yun ang dating. Bumbo, ano man daw sama ng isang tao, meron pa rin itong natitirang kabutihan sa kanyang puso. There's plenty of time to change. I will help you if you believe in God. Sabi nga sa Bible, di ba? When anyone is joined in Christ, he is a new being. The old is gone, the new is come. Teka! Ano man pinagsasabi mo? English ka na English eh. Ikaw, ano ang problema mo? Wala ho. Saan ka natatrabaho? Minsan dyan, minsan dun. Anong kursong tinapos mo? Basta marunong akong bumasa, marunong akong magsulat. At tigilin mo na ikakaspoko ng dollar mo at walang pumapasok sa ulo ko. At hindi kita maintindihan. Halika na! Gagabihin ka pa eh! Sa letrang... Napakambisyoso mo. Kung katulad mo lang magkakagusto sa kapatid ko, tuturugin muna kita. Papatayin muna kita. Putang ama mo, wangoy kong tatlong buta sa ilong mo. Kayang-kaya kitang patumbuhin ngayon din. Pero bubuhayin pa rin kita. Alang-alang kay Cecil. Tatandaan mo to. Utang mo ang buhay mo sa akin. Masasayang lang ang pagpulis mo. Kung paanong nagkagusto ang hampas lupang sanggalo sa malyuming tiche. Ewan ko. Oy, ito pala si Pare Nardo eh. Pare, inom muna pare. Di rin maintindihan kung paanong susukian pagmamahal ng bad boy na ito. Magbabago kaya ang sanggalo itong hiling ng teacher na sinusuyo. May waga ang pagsinta, masamang damoy nalalanta, napagdasal
na pagsimba. Ngunit may nakaraan, kaya't minsan'y binalikan, siningil sa kanyang mga utang. Ang buhay sa mundo, saan nga ba patutungo? Pagbabago'y iyan, maunawaan ng tao. Ang buhay sa mundo, saan nga ba patutungo? Pagbabago'y di tiyak, maunawaan ng tao. Salamat, Bumbo. Susunduin dapat kita eh. Kaso nga lang naunahan ako ng mga adik. Cecil, sa susunod, huwag ka nang uwi ng ganitong oras, ha. Marami na mga adik ngayon. Walang pinipiling oras yung mga yan. Walang pinipiling araw. Cecil! Ano ba? Binabastos ka ba nito? Hindi, Kuya. Pinatanggol pa nga niya ako sa mga adik eh. Malay mo, adik din yan. Liga na, atid na kita. Salamat uli, ha. Sa susunod, pipiliin mo yung taong kausap mo, ha? Humanap ka ng kauri mo. Naintindihan mo? Liga na. Gana, pare? 20 pesos. Oh, daan-daan, ha? Oh. Oh, tignan mo yung... Brad, libre ka pa? Oho. Ano ba? Ano ba to? Bati na, dali! Bilisan mo! Sige, bati mo! Dali! Basta bugi ko ulo mo, eh! Hindi naman malayang pupuntahan natin. Diyan lang, sa paglilibingan mo. Pinagpapaparil mo ang club ni Akapito. Ngayon naman! Sasabugin namin ang tumbong mo! Baka may nakakalimutan kayo. Yung driver. Papatayin din namin yan! Huwag mo! Maawa kayo! Marahin po ako, anak! Tarantado to, ah! Hop! Nakikita niyo ba yung hawak ko? Mga ungas! Tarantado kayo! Muntik ako maihi sa inyo, ah! Kung matitibay yung dibdib niyo, barilin niyo na ako! Sige na! Dito, dito, dito! Barilin mo na ako! Ono? Ikaw? Ha? Sige na, para pare-pareho na natin di makita yung pag-uukas ng lupa. Aba, yung mga unggoy, tumiklop yung mga buntot. O sige, yung mga barilin nyo, tapon nyo sa labas. Ayaw nyo! Isa! Dalawa! Teka! Tatapon na! O sige, ikaw, paranin mo ko! Sabi ko, paranin mo ko! Tarantado kayo. Hindi ka na makakawala sa amin, Bombo! Bilis ka na! Sa impyerno tayo magantingan. Naabunot ko na eh. Happy New Year! Yung taxi driver, kaya tumakbo yun, natakot. At pagka ganun takot ang tao, wala, hindi pwedeng tumistigo yun. Kung sa bagay eh, kung sakaling umabot tayo sa husgado, magagawa natin ang alibayan. Wala ka doon sa pinangyarihan ng krimen nang mangyari ang patayan. Ano ba ang suot mo noon? Ragged? O, magbihis ka ng disente. Magsuot ka ng mga alahas, kahit fake. Gumamit ka ng magarang kotse, malilito yun. Pati yung mga, kung sakaling may nakakita sa'yo,
Iisipin nun na, hindi ang klase mong yan ang sasakay ng taxi. Pero sa palagay ko naman eh, hindi tayo aabot sa ganun. Huwag ka mag-alala, hindi ka makukulong. Ayan si Bogey, buhay. Yan eh, marami nang napapatay. Pero ni minsan, hindi pa nakukulong. Kaya naman matapat na naglilingkod sa akin. Ganun din ang gusto kong mangyari sa'yo. Paglingkuran mo ako ng tapat. Paminsan-minsan eh, nagkakaroon ng pagsubok. Pero doon naman talaga nasusukat ang katapatan ng isang tao, hindi ba? Huwag mo nang subukan yan, boss. Ang iklog niyan, para lalamunan ng babaeng buntis. Akit manahog sa lake. Putang ina, babaan niyan! Babaan niyan! Baba! Hindi ko alam kung paano manalangin sa demonyo, pero magkasal ka na. Dahil ang binigay sa akin pagsubok ay ang buhayin ka. Pero pag sinabi sa akin patayin ka, lulunurin ka sa sarili mong ihi. Ano nang sabihin mo lang? Huwag! Natanggal ko na eh! Animal ka talaga! Puro ka na! Ngayon, kaninong itugo akyat pa na ako sa lamuna? Beng! Dito po na eh. Beng! Pahinga na may tatubig. Tsaka ng bimpo. Oo, kuya. Ano gagawin mo? Babalian mo ba ako? Eh! Hindi po na, ipupunasan ko lang po kayo para mawala yung lasing nyo. Di naman ako lasing ah. Wala kang pakialam kung uminom ako ng uminom. Di naman ako humingi sa'yo pambili ng alak ko ah. Tuwag mong pakikialaman ang ginagawa ko. Hindi kita kailangan sa buhay ko. Imayas ka! Imayas! Kuya, ako nang bahala sa inay. Sina, magpalamig ka muna sa labas. Paligaw mo, nanay, ha? Para may masmasan. Layas! Oh, Abe, tuha mo pa ako ng isang bote diyan. Kun mo, sa'yo yan. Kilala mo ba kung sino yumari sa utol ko? Si Bumbu, manager. Yung taga-Ibayo. Ano kailangan nyo? Doon kayo! Tao! Doon! Tumigil ka! Ano kayo? Wala ibang tao rito. Kami lang dalawa. Tumigil ka na! Asa si Bumbo? Hindi ko alam! At sino kayo parang hari papasok dito sa pamamahay ko? Hindi ko na ulitin pa. Asa ng anak mo? Ewan ko! Wala akong pakialam sa anak kong yun! Huh? Kung gusto niyo, hanapin niyo sa impyerno! Parang awa niyo na huwag niyo saktan ang nanay ko! Ang Kuya Bumbo matagal nang hindi umuwi dito! Wala ah. Tignan natin. Asa si Bumbo? Di ko alam! Tumigil ka! Asan yung anak mo? Di ko alam! Maliwala kayo! Di ko alam! Nay!
Sino yung hudiputang bayawak na yan? Kilala ko siya, Bumbo. Kilala ko rin ang isa sa mga puta na makapagtuturo kay bayawak. Alam mo kung saan nakatira? Alam ko. Kahit konting pagtingin, kung manggagaling sa'yo, ang labis na ang tuwa ng aking buhay ko. Kahit konting pagtingin sa aking buhay, ikaw pa rin ang nararang. Saan nagpunta? Sa kubeta. Kung nanggagaling sa'yo, ay laging sa piling ko ang ligaya ng buhay ko. Pumasok sa loob. Dito ako sa labas. Alam mo na ang mangyayari. Kahit konting pagtingin, kung manggagaling sa iyo, ay lagi isang ang ligaya ng buhay ko. Ano nga sinabi ko sa inyo? Bakit niyo akong kinakil? O bakit niyo tinatali kamay ko? Wala naman ako! Wala kayo sa akin! Bakit niyo naman? Anong ginagawa niyo sa akin? Bakit niyo akong sinatali? Sabihin niyo! Wala naman ako ang kasalanan sa inyo! Sino na parang niyo nangawa? Nahirapan ako eh! Sige na! Bakit niyo akong ginaganito? Wala naman akong kasalanan sa inyo! Sabihin niyo! Tatandaan niyo ba yung ginawa niyo sa nanay ko? Hindi ko alam! Maawa na kayo sa akin! Sino? Utang na loob! Binawa niyo na ako! Sino? Ayaw magsalita, ha? Wala mo! Taas! Sino naglublub sa nanay ko? Sasabihin mo ba o lilibin na ito sa putang inang drum na to? Sino? Dinudusan lang ako! Nino! Sa paglublub sa nanay mo! Ano? Si Bayawak! Sino nagutos kami? Si Bayawak! Ano kaya laki sa akin? Nasaan yung putang inang Bayawak ngayon? Sa Laguna! Para yun na ako! Bitawan yun ako! Tarantado ka! Bahal ko pa ang gaguhin ah! O sige, magkabuhan tayong dalawa! Para yun na ako! Tol! Ibaba mo ang pantalon yan! Gagawin ko sa'yo kung ano ang ginawa ni Bayawak sa kapatid ko. At gusto ko malaman niya to, ha? Sabihin mo rin, ganito rin ang gagawin ko sa kanya. Magkano raw to? Mura lang, tol. Saan lang benta yan, eh? 25,000 daw. Kukunin ko. Sabi mo, Sabado bayad, ha? Sige. Dahil sa kahong litsong kawali. Kano na kain ko? Sipeta ko. Anang, kalahating kanin na rito. Hoy, kalahating kanin na! Ako ay sasabaw. Ay, sandali. Ano pong order nila? Dalawang minuto tsaka dalawang kanin.
Dalawang minudo, dalawang kanin. Saka o dalawang pisong isda. Dalawang pritong isda. Pinto. Bakit? Ano nangyari? May gusto yumari sa amin. Tol, umunta ka kay Ninong. Kwento mo yung nangyari. Ah, sige, Tol. Mag-iingat ka. Baka may nakakalat dyan sa labas. Saan mo yung pinto? Tara, doon muna tayo sa taas. Gamutin natin sugat mo. Mabigat itong nangyayaring ito. Hindi ko gusto. Ginahasa ang kapatid mo. Inilublob sa drum na puno ng tubig ang kumari ko. Nang gumanti ka, binweltahan ka. Kung gera ang hinahanap ng mga tarantadong yan, ibibigay natin sa kanila. Boss, bakit tayo papasok at makikialam sa problema ng inanak nyo? Eh, problema niya personal yan eh. Labas na tayo riyan. Pero kung tungkol sa negosyo niyong problema, pasok tayo. Huwag mo akong tuturuan ang gagawin ko, ha? Hindi ko kailangan ng opinion mo. Sino itong bayawak na ito? Kapatid ng isa sa mga nasa gupa ni Bumbo sa taxi. At tao rin ni Agapito, na may-ari ng bar na winasak niya. Oh, te may ginalaman din sa negosyo ko, ha, Bogey? Noel, kunin mo yung para kay Bumbo. Yes, boss. Anak, paggaling mo, pabueltahan natin ang mga tarantado nga. Excuse me, palamig muna kayo. Sino ito? Ano mo si Bumbo? Ha, eh, kwan, Ninong, kaibigan ko. Siya nag-aalaga sa akin. Magandang bata ito, ah. Ito. Ito, panggastos mo, ha? Ganyan ako mag-alaga ng tao ko. Protektado na, may panggastos pa. Ito, kunin mo ito. Basta taalagaan mo lang mabuti ang inaanak ko. Ha? Boss, ito na. Anak, meron akong iiwanan sa'yo. Mabuti na yung habang nagpapagaling kay, may proteksyon ka. Hindi lamang sa sarili mo, kundi pati na rin itong magandang babaeng ito. Oh, sa'yo na yan. Pagaling ka, ha? Pagka may problema pa eh, ipaalam mo lang sa akin, ha? Oo. Oy, pag binuweltaan ka rito ni Bayawak, ha? Magtago ka sa likod ng girlfriend mo. Tsak na hindi ka tatama ng bala. Malaki ang panagal ng nasa harap nito eh. Ha? Jinggoy, pakitingnan mo nga kung ano laman ito.
Bukas na lang. O, paano, Cecil? Mauna na kami sa iyo. Sige. Bye! Pwede ba makisabay? Ay, ikaw pala. Kumusta ka na? Mabuti. Patagal kaya atang nawala. Meron lang ako inalagaan. Inalagaan? Oo, kasi yung isang kaibigan ko, tinamaan niligaw na balas tagiliran. Kaya medyo tinulungan ko muna magpagaling. Magaling na ba siya? Masakit pa, pero papalo pa. Ako nga pala, medyo tinubuan akong rosas tagiliran eh. Para sa'yo. Kaya muna tayo. Naniniwala ka bang ang mga taong katulad mo hindi tumatanda? Gaya ng mga drug addict, hindi tumatanda. Dahil namamatay ng bata pa. Sir, eto na oh. At ikaw, bata ka pa. Para mamatay. Sa isang katulad ko, Cecil, maraming paraan para mabuhay ng matagal. At saka, mukhang inuumpisa mo naman ako ng mga ano mo eh, mga sermon mo. Hindi mo ako sudyante. Andito tayo para kumain, hindi para sermonan mo. Alam ko na, uunahan mo mga kalaban mo. Magtatago ka. Pero, hanggang kailan? Masamain tama anong kapirito. Inaantok ako eh. Gisingin mo na lang ako pag ano, tapos ka na. Wow. Naniniwala ka ba ang taong pinapatay ay parang halamang pinuputol? Lalong lumalago, lalong dumadami ang kalaban. Oo. Lalong dadami maghahanap sa'yo. Kaya magtago ka man, sisikip pa rin ang mundo mo. Hindi ka matatahimik. Mamatay ka man, walang manghihinayang. Bumbo, life can be beautiful and meaningful if you just try to... Oops! Teka muna, ini-English mo na naman ako eh. Aminin mo nga sa akin, Amerikana ka ba? Bisaya, Ilocano, o Pilipino? Pilipino? Pilipino ka pala eh. Eh, ba't pala yung takdak mo sa akin na English? Pinasisiglaban mo yata ako eh. Hindi mo ba gusto mga sinasabi ko o hindi mo lang naintindihan ang mga English ko? Pareho! Pilipino ka, Pilipino ako. Magtagalog ka. Kakain ba tayo o mag-aaway tayo? Kakain. Okay, dali mo kaya itong pera. Para doon yan sa mga dapat lagyan. Meron tayong mga epektos na manggagaling sa Hong Kong darating sa susunod na linggo. Aantabayanan niya yan. Sabihin mo sa kanya, salubungin niya sa pier at ilabas na niya. Anak, pasyalan mo nga yung bagong pasugalan doon sa tabi ng pwesto natin. Nahahati ang mga nagsusugal eh. Natural, nahahati ang kita. At alam mo naman ang ugali ko, ayoko nang nahahatian. Hindi baling ako nakikihati. Hanapin mo yung may-ari, si Bondat. Magsama ka ng alalay. Dali lang, boss. Hindi ba dapat palit kami? Yung trabaho kay Atong para sa kanya. Yung trabaho kay Bondat para sa akin. Umandar ka na naman eh. Kahit kailan, 7 lakad mo eh. Hindi mo ba ako titigilan? Hindi, bakit kita... Tama na. Tama na yan, Bogey. Anak, mag-uumpisa ka na naman eh. Ito. Santos, anim na oras, Beto? Primas ka ba sa aring bastos? Oo. Papunta ka na, papunta ka na. Sandali. Op. Itong oras. Itong oras. Kanin sa'yo? 1,000? 1,000 sa akin. Okay. Yung sa'yo, ano? Ilan? Hop, sandali ha. Papunta ka na, papunta ka na. Itong espada. Ilan sa'yo? Dalawang tanong sa Haring Espada. Pare-pare-abot ka sa mga ano. Gusto ko, boss.
45 to nakatutok sa tumbong mo. Kumilos ka at pasasabugin ko yung bahay tayo mo. Putang ina mo, huwag mo ako bibiruin ng ganyan, ha? Buksan mo yung tenga mo at makinig ka sa akin. Gusto kong malaman mo na nakakaapa ka na ng balika at kaya bumaba ka na. Alisin mo yung sugala mo sa teritoryo ng ninong Rustico ko. Naintindihan mo? Ha? Di mo kaya pababain. Kung si Rustico, sinusugal niya kaluluwa niya. Ganon din ako. Kung ganon, itodo mo na pati yung kaluluwa ng babae na sa ilalim mo. At hihiritin ko na yung bakal ko. Tabla na tayo! Teka! Sasara ko na! Sabi mo kay Rustico, isasara ko na! Sinabi mo yan, ha? Yan ang gagawin mo. Salita lang yan, puta! Tingnan mo! Tingnan ko! Buta ka na. Humihirit ka pa. Anak, umalis ka muna ng Manila. Delikado ang sitwasyon. Pumalag yung mga pinapatungan natin. Kinakailangan nilang may ma-aresto at ayokong ikaw ang arestuhin. Magpapakain ako ng pizza, kumbaga sa dama. Magsasakripisyo ako ng tao. At meron akong babayaran para umamin. Pero kinakailangan umalis ka kagad. Doon na lang po ako. May aamin naman pala eh. Paano kung hindi sila makumbinsi? Paano kung hindi nila tanggapin yung aamin at ang gusto yung ulo mo? Anak, pakinggan mo muna ako. Magtago ka na muna. Kung inaalala mo nanay mo at kapatid mo, ako ang bahala sa kanila. Ninong, may maiiwan po ako eh. Ayoko po siyang iwan. Ayoko po mapalayo sa kanya. Ah, miss, pwede mo magtanong? Saan ba yung bahay ni Mang Karyas, yung dating pastor? Ah, si Mang Karyas ho. Doon ho sa dulo, malayo-layo pa ho. Salamat ah. Bumaba ka muna. Lalakarin lang natin to. Sige, isolim na tong kotse mo sa boss mo. Sa susunod, huwag kang basos kausap ha. Oo. Umuwi ka na. Ito susi. Magmerienda ka muna. Salamat ho. Sino ba yun? Saka, kanino ba kotse to? Yan. Hiniram ko lang yan. Tara na. Ah, inaanak ka pala ni Rustico. Oo. Ah, ang sabi rito sa sulat, kailangan mamalagi ka rito hanggat hindi ka pinatatawag. Bueno, ituring ninyong inyo itong aking bahay, ha? Ba't ka lang sinuling sa akin? Ang sabi mo, nagdalawin lang natin ang tiyo mo. Pagkatapos, uuwi na tayo agad. Yung pala, kaya tayo nandito, magtatago ka. Hinahanap ka na pala ng batas. Ito nang sinasabi ko sa'yo. Papasikip na mundo mo. Pati ako, dilagamin mo sa mga kalokohan mo. Pasensya ka na. Alam kong mali yung ginawa ko. Kahit sa panloloko, sinama kita rito. Ayoko mapalayo sa'yo. Ihatid mo na ako sa may sakayan. Uuwi na ako mag-isa. Mang Arias, aalis mo na ako kami. Ihatid ko lang si Ceci sa Maynila. Abay, gagabihin na kayo. Delikado magbiyahe rito kung gabi. Kung papayag ka iho, ako na lamang maghahatid kay Cecil sa Maynila. Ang sinasabi rito sa sulat, delikado ang buhay mo roon. Isasalvage ka pag nahuli ka o sumuko ka man. Kaya ka nga pinaparito ng nilong mo para magtago. Hindi para mamatay. Bahala na ho. Mamatay ka mamatay. E di libing nila kung saan. Magpaalam ka na. Aalis na tayo. Ano pa hinihintay mo? Tara na. Di na lang. Kasamahan na lang kita dito. Yabang nito. Nakukuha ka pala sa tingin eh.
Nasaan si Pumbo? Hindi ko alam. Nanay mo asan? Wala po siya. Sino ba kayo? Mga pulis kami. Suspek ang kapatid mo sa nangyaring parilan nung isang gabi sa pasugalan. Hindi lang yan. Dinukot pa niya kapatid ko. Hindi lang sa batas siya magbabayad, kundi pati sa akin, animal siya. Bumbo? Bumbo? Mangkarias. Ito yung pinabili mong damit. Pasensya ka na sa style ito. Alam mo na sa probinsya, simple lang eh. Ito naman para sa'yo, Cecil. Para makapagpalit ka na. Sige, sukat mo. Pag-ibig ba ang ating tanging lakas sa hirap na hanging galit kung humampas sa mundo ba'y tiyak ang bukas? Ang tao kaya'y may liligtas? Dahil sa'yo nagkailaw ang buhay ko. Dahil sa'yo may pag-asang magbago. Sa mata mo may kislap ng pag-asa. Nakita mo sa iyong Diyos na may awa. Ang sabi mo, kailangan maniwala. Dahil sa'yo, ako ay nagtiwala. Diyan na sila. Good. Alam niyo na ang gagawin, ha? Sa inyo lahat ang mga epektos. Sa ayaw at sa gusto mo. Halika dito!
Huwag, Bosing. Ito, talo! Tarantado ka, ha! Anak ng puta, sisibatan mo na naman kami. Bosing. Anong gusto mo? Ilibing kita ngayon dito sa harap ng bahay mo o sasabihin mo sa akin kung sinong yumari ng payroll kahapon? Sasabihin ko na po, Bosing. Narinig ko po sa pangkat ni Rustico na yung pangkat po ni Bombong yumari ng payroll. Iniistil mo yata kami, itutumpa kita eh! Ha? Sige, tumpa nyo na. At ibaon nyo. Ito po yung sinasabi ko. Si Bombong ang ulo. Bili po nga ka sa bote. Ano sabi mo sa mga polis? Yung sinabi mo, Bossing, na si Bumbo ang ulo ng hold-up ng payroll. Naniwala naman sila. Oh, good. Ito naman ang pangako ko sa'yo. Thank you, Bossing. Sige. Sige. Mahilig ka pala magbasa niyan, Iha. Nakita ko lang ho ito sa ibabaw. Dati ho pala kayong pastor? Ah, oo. Nang dahil niya sa Biblia, at nang dahil din sa masugit kong pananaliksik ng Ebanghelyo, nabuksan ang mali kong paniniwala. Alam mo, iniwan ko ang dati kong relihiyon at umanib ako sa tunay na relihiyon na sumasamba ng tama sa tunay na Diyos. Mangkaryas, saan ho ba dito sa Biblia matatagpuan yung tungkol sa pagpapatawad ng Diyos sa mga taong makasalanan? Buksan mo sa Isaias, Kapitulo 1, Versikulo 18. Basahin mo. Magsiparito kayo ngayon at tayo magkatwiranan, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging maputi na parang niebe. Bagaman maging mapula, gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Totoo ba yan? Anong sabi? Isaias 1:18. Pumarito kayo ngayon at tayo'y magkatwiranan. Sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan maging tila mapula, ay magiging mapuputing parang niebe. Bagaman maging mapulang parang matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Wow! Oh, ngayon na, mula. Narinig ako ng Diyos! Ako, pinabautismoan na ako! Liga na, liga na. Mulan, bilis, tara. Sandali ah. Tao po! Tao po! Wala yata ang tao dito, Bumbo. Oo nga eh. Dito tayo sa loob. Gitinamin tayo dyan. Baka magalit yung may-ari ng bahay pag dumating. Ba't sila magagalit? Hindi naman tayo magnanakaw eh. Tara sa loob. Bakit hindi mo paalisin yung damit mo? Masama matuyo sa katawa mo yan. Aalisin? Sakit lang ang aabuti mo kapag di mo tinanggal yan. Sige na, tanggalin mo na yan. Puhubarin ko sa harap mo? Tatalikot ako. Huwag kang titingin, ha? Depende. Ay, ayoko na nga. Ikaw naman eh. Masyado ka seryoso. Nagbibiro lang ako. Sige na, hubarin mo na yan. Merong malaking trabaho. Kayang-kaya ko. Kaya lang, sinusunod ko utos ni boss. Sundin ka para makasama sa lakad. Boogie. Masaya na ako dito eh.
Alam ko na ang katotohanan ng buhay. Ang tunay na kapayapaan. Tunay na katahimikan. Pakisabi na lang kay Ninong, maraming salamat sa lahat na pinakita niyang kabutihan sa akin. Bigyan naman niya ako ng pagkakataong makapagbago. Sa madaling salita, kumakalas ka na sa grupo. Kumakalas lamang ako sa grupo natin. At doon sa mga trabaho niyang binibigay sa akin. Pero doon sa relasyon namin bilang ninong ko siya at inaanak niya ako, hindi ako kumakalas doon. Bugi, gusto ko na linisin ang buhay ko. Meron na akong pinaghahandaan eh. Hanga ako sa decision mo, Bombo. Ayan mo, ang lahat ng sinabi mo, sasabihin ko sa ninong mo. Walang kulang, walang labis. Relax lang, Bombo. Alis na kami. Bugi. Salamat ah. Kay Nanoy. Ano ba ang sabi? Wala raw siyang pakinabang dito kung hindi puro kaguluhan sa buhay, patayan, gulpihan, puro utos. At napag-isip-isip tuloy niya na duwag daw kayo. Walang bayag, binabaye. Wala siyang nababalita na meron daw kayong niraratat na babae rito. Siya lang daw ang matapang dito. Magbabalik daw siya rito at magtatayo ng sariling grupo. At agawin ang negosyo mo. Ambisyoso talaga. Eh, kung hindi ko lang naalalang sabi mo sa akin magpakalamig ako, eh magmumukhang kesong ginatgat ng daga ang pagmumukha niyan. Gusto mo, boss? Pressbackan ko eh. Dudurugin kang kuhambugan niyan eh. Putang inang yan, oh. Hindi ko akalaing gagawin ito sa akin yung hype na yan. Siya pa itong inaanak ko. Siya pa itong maguhuda sa akin. Bakit? Sino ba kayo? Hindi mo kami kilala, pero kilala ka namin. 12 anak mo at nasa abroad ang asawa mo. Kapag hindi ka nagdapat sa amin, sementeryo ang baksak mo. Sige! Doon! Mga pulis kami. Impormasyon ang kailangan ko. Asan si Bombo? Sir, hindi ko alam. Tao ka ni Bombo eh. Alam mo kung saan namin siya maaaring matagpuan. Hindi ko talaga alam eh. Ayaw mo magsalita? Wala ko eh, talaga. Eh, na yan. Tarot! 12 anak mo, tutuloyan ka namin. Huwag po. Huwag po, sasabihin ko na po. Magsasalita naman pala eh. Kailangan nasa tono. Mang Karyas, may sasabihin nung sana ako eh. Ano yun? Napag-usapan nung namin ni Cecil. Babalik na ho kami ng Maynila. Ha? Bakit? Gusto ko nung sanang sumuko eh. Bayaran ho yung mga dapat kong pagbayaran sa batas. Hindi ka nagkamali ng desisyon. Kailan niyo balak lumuwas? Bukas ho sana eh. Tara, Cecil. Sigurado ka ba sa desisyon mo? Sigurado na. May awang Diyos, Bombo. Hindi ka niya pababayaan. Lige na. Pag hindi mo pa inamin na ikaw at mga kasama mong yumari sa payroll car at pinatayang ilan sa mga tao, sasabihin ko sa'yo, ngayon palang buhay ka pa, ihiwalayin ka na ng kaluluwa mo. Aminin mo rin ikaw nagpatuba kay Bondat. At aminin mo rin na dinukot mo at Rinay pang kapatid ko. Talagang tarantado kami nung minuto. Ibintang mo na sa akin lahat. Huwag lang yung pagdukot na pang Rinay ko sa kapatid mo. Mahal niya ako at mahal ko rin siya. Patayin mo na ako. Dahil pag pinatay mo ako, para mo na rin pinatay yung magiging ama ng pamangkin mo, apo ng nanay mo, anak ng kapatid mo! Tanga! Putang ina mo! Pati kapatid ko ginagamit mo!
charge. Matindi ka rin. Nung una tayo naging kwentro, pwede mo na akong patumbay nun. Ang sabi mo, utang ko sa'yo ang buhay ko. Ngayon, kaya rin kitang patumbayin, pero bubuhayin kita. Kaya patas na tayo. Sa susunod, di ba na mangyayari? Ang kanyang puso at isipan, Mama. Nakahanda na magbago si Bumbo. Konting panahon na lang at magiging bagong tao na siya. Naniniwala na nga siya sa Diyos, eh. Handa na siya. Handa na niyang pagsisihan ang kanyang mga kasalanan. Mahal mo ba siya, anak? Mahal na mahal ko ho siya. Tol. Mabuti dito ka tumuloy. Masyado ka nang mainit. Lalo na sa mga CAS. Matinding grupo yon. Hindi ka bubuhayin ng mga yon. Gusto kong malaman mo na lahat ng krimi na nangyari habang nasa probinsya ka ay set up ng Ninong Rustico mo. Yung hold up ng payroll ban, siya dinidiin. Yung pagpatay kay Atong, siya yung sinasampal. Bukod pa rin sa taxit kay Bondat ang may-ari ng pasugalan, kumukulo ang tae ng lahat sa'yo sa kagagawa ng ninong mo. Sila ang may kagagawa ng lahat ng krimen. Hindi totoo yan. Tol, dinidiin ka. Binabaong ka ng Ninong Rustico mo. Nagawa niya sa akin yun. Inaanak nga ako, ah. Ninong ko siya. Ang tunay ko sa kanya, parang tunay kong ama. Ano ba naging atraso ko sa kanya? Kahit kailan, hindi ko siya nilaglag sa area. Lahat naman ang pinagawa niya sa akin, ginawa ko. Sabihin niya sa akin, himurin ko at tumungo niya, hihimurin ko. Ganong kataas ang respeto ko sa kanya. Ganong kalaki ang pagmamahal ko. Bakit niya ako tinabla? Malaking gulo to, Jinggoy. Hindi mo kayang sagupayan ng ninong mo. Kanino ka ba? Sa kanya? O sa akin? Kung ano maging desisyon mo, sama ako. Siya lang ang nakakaalam na narito ka. Sinabi na sa akin ni Jinggoy ang lahat. Ako nang humihingi ng kapatawaran para sa kapatid ko. Tumakas lang ako sa amin. Dito ako matutulog. Dala ko ngayon mga gamit mo.
Kaya makapasok sa loob, ha? Tunasin nyo! Tunasin nyo! Yes, boss. Kinam na mo! Hindi ko sasabihin! Okay lang! Okay na meta! Ang baho ng punganga mo ah! Magsipilo ko muna ng bala! Lord! Lulay! Tingnan niyo kung sino! Sino kaya yun? Boss, kayo Boss. Pala. Okay! Utangin na niyo! Nagpapalaki lang palaki ng mga bayak dito! Alam niyo ba nangyari? Anong malay namin kung ano yung nangyari? Nilusob ni Bumbo at ni Jingo yung bahay! Patay lahat ng gwardya! Pati si Michelle na natali! Kailangan kumilos na ako! Putang ina, yan ang hirap sa'yo eh! Kung kailangan ka, wala ka! Anong mali kung nilusob pa ni Bumbo? Bakit ka natataranta? Eh, mapuyasa ka naman ah! Ayan, maraming katawan! Puro di baril! Hoy! Kung natatakot ka kay Bumbo, paubaya mo sa akin yung problema mo! At akong bahala sa inaanak mo, gito putang yan! Putang ina! Ikaw ba talaga hindi ka natitigil, ha? Tangina ka, hindi biro-biro itong nangyayari sa akin. Okay, may pagagawa ko sa'yo. Baka naman sumabit ka pa ngayon, ha? Eh, makinig ka! Hindi ko yata gusto to. Masama ang kutob ko. Parang kinakabahan ako. Dito ka muna. Sisilipin ko lang yung bahay. Huwag na, Tol. Ako na lang.
Baka may mga parak lang ng mamaman dyan eh. Hindi nila ako kilala. Tsak, hindi nila ako gagalawin. O sige, mag-ingat ka. Sabihin mo na lang nandito ako. Diyan na hinihintan natin! Alam niyo na ang gagawin niyo! Tara na! Tara! Thank you.
Atari ng bala! Huwag kitira ng buhay! Sana. Nakita mo ba? Hoy! 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 Huh?
Samahin ko kayo ng lalim mo sa ibiyan, o! Tignan ko ngayon kung nasaan ang bayag mo kung hindi sa lalamunan mo! Pakita mo sa akin! Lumabas ka! Lumabas ka! Nakong galing mo! Susunod ako sa'yo! Gagawin ko lahat ng gusto mo! Baba mo na ako rito! Patuhanin mo na ako! Baba mo na ako rito! Tingnan mo mo! Baba mo na ako rito! Momo! Baba mo na ako rito! Para mo na nga ba? Hindi na ako ulit! Momo! Ano gagawin mo sa manin? Patuhanin mo na ako, Momo! Gusto mo pang mabuhay! Momo! Eto para sa nanay ko at kapatid ko. Hihirit ka ba? Ang sabi mo nun, buburahin mo buong pamilya ko sa listahan ng mga buhay. Ikaw naman, sasama ko sa talaan ng mga patay! Tandaan mo itong mukhang to. Eto na huling mukhang makikita mo. Hindi ka talaga. Hindi ako nagkamali ng paghubog sa'yo. Sige! Tamputin mo! Tamputin mo! Sige! Tampot! Sige! Tampot! Tamputin mo! Isa lang ang kinikilala kong Panginoon. Ang Diyos. At ang sabi niya, bagaman maging mapulang parang matingkad na pula ang kasalanan ng tao, gagawin itong maputi na parang balahibo ng tupa. Pero sa mga kasalanan mo, Rustico, hindi matingkad na pula, kundi matingkad na itim. Matagal ka nang kinalimutan ng Diyos. Tinalikuran! Wala ka rito, hindi ka namin nakita.
Sila-sila nagpatayan. Ngayon umulis ka na. Kami nang bahala sa nanay mo. Sige na. Sipat na! Kanina pa nakapakumat naman sa tubig, ah. Natutuwa lang ako sa Agos. Pagmasdan mo. Parang walang katapusan. Parang walang kapaguran. Araw-gabi, ganyan yan. Sasabihin ko nga pala kay Mang Karyas, ihanap tayo ng lupa rito. Don, hindi pwede ron. Lalong hindi pwede rito. Ah, doon. Doon sa bandaron para makapagpatayo na tayo ng bahay natin. Tsaka para ron sa mga magiging anak natin. Ang ibig mong sabihin, inaalok mo na akong pakasal? Yung ba ibig sabihin nun? E paano naman tayo magkakaanak kung hindi tayo magpapakasal? Hindi ba pwedeng ano? Walang kasal-kasal? Ano ka? Yun naman eh kung pwede lang. Hindi ka naman mabiro eh. Ang mata natin, Bombo. Nung una nakalusot ka, pero ngayon ay sisibakin na kita! Pwede! Kung paano mo binis na yung kapatid ko si Granada, ganyan din ang gagawin ko sa katawan mo! Wag! Para ako niyo na! Huwag niyo patihin si Bombo! Pati ikaw ay tamay! Cecil! Malas mo lang, babae. Ngayon, Bobo, bilangin mo na ang balang itatanim ko sa katawan mo! Ano ka ba, Yawa? Utang ina mo! Ikaw lang ang magbilang ng mga bahalang tatama sa'yo. Tutulungan pa kita! Isa! Dalawa! Wala nang bilangan! Bakit ayaw niyo akong tigilan? Hindi ka mamatay. Hindi ka mamatay. Huwag mo akong iiwan, ha? Huwag mo akong iiwan. Bombo, talagang kailangan ko bang mabuhay? Hindi pa ako mamamatay. Sa atin, magiging anak.